Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me again. My name is Hilda, ang iyong inday ng kusina. So for today's video guys, magluluto ako ng bulalo na sinigang. So kakaiba, hindi talaga siya rumored kasi pinaghalo lang siya na bulalo at sinigang. So para ito sa mga nauumay na kumakain ng bulalo, para meron ng ibang kakaibang twist, so ginawa natin ng sinigang. So ayan guys, para sa ating mga ingredients, meron ako dito ng green beans at ng nafa cabbage. Ayun. At dahil nga sinigang na bulalo, so meron din siya ng gabi na panigang or taro. At syempre kasi bulalo, meron tayo ng yellow corn. Kinat ko na siya. At maglalagay din ako ng onions, ng kamatis. Ito ay leeks. At ito naman ay sealing green na panigang. At maglalagay ako ng yung tamarind mix. So, hindi to sponsored guys. Mas ito lang kadalasan kong ginagamit na brand. So, ayun guys, ito rin yung ating... Ito guys, pinakulo ko na siya para hindi tayo matagal at hindi mahaba yung ating video. Pinakulo ko na siya, pinalambot ko siya, ginawa ko sa pressure cooker. So, okay na to. Kaya nga lang guys, so sasabihin ko sa inyo, hindi talaga maganda yung cut. Hindi talaga maganda yung ating klase ng ating bulalo kasi mas malulugi tayo kapag ganito. So, maging wise sa pamimili. So, ayan guys, mag-start na tayo. Itong aking bulalo meat. Pero kasi nga, dahil siya mabuto, dinagdagan ko siya ng additional pa na beef cubes kasi ano pang makakain mo dun, puro na buto. So, ang una kong gagawin guys, itatransfer ko muna siya sa isang deep ulit na pan kasi para pakuluin ulit natin siya dahil mas paglagay natin ng mga ingredients dito, aapaw na to. So, ito na siya guys. Dinagdagan ko siya ng additional pa na water at pinapakuluan ko siya ulit dahil mauubusan ito mamaya ng water. Pinakuluan ko pa siya ulit pero malambot na siya kasi na pressure cooker ko ito. So ngayon guys, ang gagawin natin, i-add natin yung ating sa pagpakulo pala kanina guys para meron na siya ng lasa. Nilagyan ko na siya ng black pepper, yung pepper corns ng isang cubes nor cubes na beef at saka nilagyan ko na rin siya ng salt, nilagyan ko na rin siya ng onions. So ngayon guys, mag-add ulit tayo ng onions, isang pirasong onions to at kinat ko lang siya ng malalaki, inawa ko lang siya ng 4 at ng 3 pirasong kamatis. So iboboil natin ito siya at lutuin muna natin ito siya. At isabay na natin dito guys yung ating gabing panigang. I-add ko na to kasi ito medyo matagal pa itong maluto. At ilagay ko na rin guys yung ating yellow corn. At iboboil ulit natin siya. Hintayin natin na maluto itong ating mga inad na mga ingredients. So, nung tinikman ko kanina guys, medyo okay na siya. Pero, mag-add pa tayo ng patis mamaya. So, i-cover muna natin ito guys. At magbabalik ulit tayo. So, napakadaming tignan. Apat lang kaming kakain. Pero kasi, maraming tignan siya dahil sa kanyang buto. So, mamaya pag tinanggal natin yung buto, simot din yan. So, ayan guys, i-cover muna natin at magbabalik tayo. So, ayan guys, i-check natin. At habang pinakukulo natin guys, hindi pa talaga siya okay. Siguro mga 10 minutes ko pa lang siyang pinakukulo or 5 minutes. So, matigas pa talaga siya. So, ang gagawin natin, titikman ko na kung sakto na yung lasa niya. Kulang pa.
So mag-a-add na ako guys ng patis para meron na siya ng lasa. At mamaya ulit i-check natin. So ang pangit talaga niya guys. Itong part na to, matigas to. Para siyang litid. Hindi talaga okay. So keep pa namin yung nagbigay sa akin. Hindi ko kasi na-check guys kasi frozen siya eh. Nung nakita ko, akala ko bone marrow siya na malaki. Yung pala, buto. At mabilisan kasi, so wala nga siyang bone marrow eh. Puro talaga siya buto. Ayan. So, kukover ulit natin guys at magbabalik ulit tayo. So, ayan guys. I-check na natin. At mukhang malambot na yung ating gabi. So, yung gagawin ko guys, dudurugin ko para meron siya ng para malapot. Para lumapot yung kanyang sabaw. Pwede rin yung ang gagawin ninyo guys yung tamarind na meron ng gabi. So, pero kasi yung original yung aking tamarind. So, ayan. Nag-mash lang ako ng ilang piraso para merong lapot yung ating bulalo with sinigang. Ayan. At guys, ininix na natin yung ating tamarind. Maglalagay na tayo ng panigang. So, hindi ko siya dadamihan muna dahil hindi naman mas maganda yung ako. Gusto ko yung sakto lang. Ayoko yung sobrang maasim. Pero meron namang depende yun sa panlasa ng ating pagkakainin. Dapat prioritize natin lagi yun kung sino yung ating pinapakain. So next time guys, i-share ko sa inyo yung bulalo nito. So ito muna kasi ito yung nauna. Medyo nadurog na yung laman. So tikman muna natin kung okay na. Okay na, sarap. At ilalagay ko na guys yung ating siling panigang. Ilalagay ko na rin yung ating beans. At yung ating Napa cabbage. So sa gilid lang. Pwede rin guys kayong maglagay dito ng kangkong kung gusto niyo. Pero ako kasi marami na itong gulay. So naisip ko, okay na to. At mas gusto namin yung ganito repolyo. Pwede rin kayong maglagay dito ng pichay Tagalog guys. So depende talaga yung lagi sa inyong panlasa. So, imi-mix lang natin na ma-dissolve yung ating na ma-luto yung ating gulay. Atin lang siyang ma-absorb ng sabaw. At ilalagay ko na guys sa gilid yung, so sa gitna na lang yung ating leeks. Pwede rin ito guys, substitute ninyo yung onion spring. Ayan. So, dito guys, amoy na amoy ko na yung sili. Sarap. Sarap ng amoy. Kaya dinamihan ko talaga ng sili.
ko lang nakasira talaga, guys. Hindi talaga maganda yung ating bulalo. Yung ating bulalo na meat. So, ang pangit. Siya lang talaga nakasira. So, next time, pipili talaga ako ng mas okay. So, ayan guys, titikman na natin. Ang sarap. Sarap guys. Promise. So, ayan guys, okay na yung ating bulalo with sinigang. So, bago tayo magtapos guys, kung ikaw ay bago sa aking channel, mag-subscribe ka na dyan. Yung pula dyan, click mo na yan, mag-subscribe ka na. Pakiring double all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. At guys, paki-follow na rin ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Dog. At guys, maraming salamat sa nanood sa aking pork teriyaki at sa aking pulboron. Maraming salamat sa panonood ninyo. So, nagpa-pop up talaga siya. At maraming nire-recommend si YouTube dyan, guys, sa aking mga videos. I-try nyo, makakuha kayo ng maraming recipe. So, i-off ko na to. So, at guys, kunting-kunti na lang, 1,500 na tayo subscriber. Wow! Thank you so much sa lahat ng mga nanonood sa akin, sa lahat ng mga nag-subscribe. Maraming salamat sa inyo. Hindi nyo lang alam kung gaano kalaki yung naitutulong ninyo sa akin. Dahil, so, ito na mga aking mga sinishare sa inyo, mga videos is, ito ay akin talagang siniserve sa aking boss. At ito ay masarap talaga. So, ayun guys, maraming salamat sa inyo at sana magkita-kita tayo ulit sa aking mga next video. So, bye-bye! Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye!